Hello guys, good morning. You guys, lalakad ako papuntang clinic para magpa-check up sa aking daily blood pressure. So ito guys, sasakay muna ako. Sasakay muna ako ng tricycle. See you there. Hello guys, nandito na ako sa barangay clinic at ako ay pipila na para magpa-check up ng aking blood pressure at saka yung bigat ko. Minomonitor ko yung aking bigat, weight, at saka blood pressure. Yan ang advice sa akin ng doktora. Hello guys, tapos na ako nagpa-blood pressure. Ang aking blood pressure ay 130 over 80. Tapos ang aking bigat ay 74. Tumaas ako ng 1 kilo. Kapon, 73 lang ako eh. Kaya ganun. Pinapaila naman ang masal ko. So yun guys. Ako ay magpunta na doon sa garahe ng Maru Taxi at mag-aabang ako ng taxi driver para gawin kong referral. See you there! Hello guys! Dito nga ngayon sa Sandawa, yan o. Medyo maluwag ang traffic. Mainit na guys. Naghintay lang ko sa sasakyan. Pupunta ako ng downtown. Bala ko sana magbangka pero nagbago isip ko. So magliliwali ako guys ngayon. Mag-relax. Dahil lang yung lingkod eh, parang wala lang balak pagtrabaho. Bye! Dahil sa discrimination sa age limit. So mag-relax na ako. Pupunta ako doon sa Victoria Mall para ipaayos yung aking isang hitchet na naputol pala yung kanyang connection. So pwede pa yun. Sayang din naman kasi yun. Mahal ang gili ko kaya tayo. So see you there. As I will also look for driver again. Maru Taxi. Zero! Sarap nang walang trabaho guys, wala kang pressure. Gumising ka ng tanghali, walang problema. Gumising ka ng hapon, walang problema. Problema lang pag nagutom. Pag nasobra ng kaya, tulad ngayon, nag-overweight na naman ako. Overweight na 1 kilo. Ano ba yan? Ano ko ma-maintain ito? Pagalitan ako ng dokoran ito. Ang bago ko palang BP ngayon ay 130 over 80. Kahapon 120 over 70. So kailangan daw hindi tumaas yung over kasi mag-over daw. Sinagalitan kaya ako nung nakasisakin ng magkuha ng bad BP. Huwag na ako maingay. Siyempre nagsasalita ako, bawal pala yun pag tinunan kang BP, huwag ka maingay. Tikom ang bibig. Eh kaso may kausap ako. Kausap ko yung pausap ko. Kaya pinagsabihan tuloy ang matanda. So, kaya yung pagsabihan ka eh. May bitbit na TV yun. May ganyan pa palang TV ngayon. Yung parang oven. Yung matambok yung likod. Parang ko alam ang ganyan ngayon. Meron pa pala. So guys, gintala kong jeep. See you then in Victory Mall. Hello guys, kakain muna ako dito guys. Bumaba ako dito sa San Isidro, malapit sa simbahan guys. Malapit din sa Osmeña Park. So, for information, kasi kakain ako para makatipid. Kasi kung sa mall, ang mahal, ulam pa lang. Ako para ka na umorder na 2 kain doon sa Samboy. So, kakain ako dito kasi mura ang mga pagkain dito. Dito lang, malapit sa outpost ng police station. Yan o. Dito ko nakain guys. Yan. Ano na ako rito? Pakain! My favorite! Ano ito masabaw? Barilis. Isang kanin. Tsaka isang barilis. Magbarilis ako ngayon. Matagal ako nito kabarilis eh. Alisin mo natin itong ating Christmas. Hello guys, dahil mara tayo. Kaya ang ulam ko. Barilis. Tsaka isang rice. Sarap ang rice ng rice. Pula. Few moments later. Hello guys, nandito na ako ngayon sa Victoria Mall. Ako ay kabababa lang at medyo mainit. At maghanap ako ng taxi dito na hindi para sumakay, kung hindi para itanong o gagawin kong referral doon sa Maru Taxi. Yun ang aking ano guys, social. Naghahanap ng taxi ha, hindi para sumakay. Maghanap para magiging referral ko. Mag-apply ko ng taxi. Kaya nga. It's very hard to find a job, especially this kind of climate. So, mainit. Medyo mahangin. Okay lang dito kasi mahangin.
So guys, nandito ako sa tapat ng McDonald's, yan o. Hindi para kumain. Kung hindi, naghahanap nga ng taxi ng Maro. Para ako'y sasakay. At gagawin ko siyang referral. Ang laki pala itong McDonald's dito sa may Victoria Mall. Tsaka ang daming kumakain, ibig sabihin, pabinta. So guys, papasok muna ako sa Victoria Mall. Ang Victoria Mall dito sa tapat. Ayun o. Papasok muna ako sa loob. At dadaan ako dito sa parking area. Wala nang bakante ang parking area guys. Naghahanap ko ng bakante. Para may dokumentaryo ko lang. Hindi, para pumarking. Wala naman akong sasakyan. So, papasok muna ako sa loob. Kasi mainit. Hello guys. Hindi ko makita yung Maro taxi dito ah. Walang nagpaparada. So pupunta ako ngayon sa kanilang garayahe guys. Mainit pero pagsigaan ko na lang. Hello guys, meron dong dito ang karintaan motor. Dito ang motor. Pwedeng magrenta motor, kotse. Pwedeng magrenta ng bahay. So babalik ako dito pagka gusto ko na magrenta. 450 lang ah, isang araw guys. O, mamili ka na kung gusto mong motor. Kompleto pa bill. Ganda. So, mayroon akong idea para mag-renta ng motor. Or even car. Medyo may kamahalan na lang yung car. Kaya, pero bago. May nag-renta na ng kotse nila, Mirage. Good for 2 months. Yun sana maganda. Kasi balak kong mag-renta. Kasi nga, baka dumating yung pinsan ko, ako magsusundo hatid. Diba? So, meron akong idea kung saan ako magre-rent. Dito lang pala banda. Ba, amoy sigarilyo kasi malis ako agad eh. Malapit sa Davao Cucina. So yun guys. Kabangan ako rito ng Maro Taxi. Para makapunta ako sa kanilang garahe. See you! Few moments later. Hello guys. Maghapon ako nakabang dito. Wala akong makitang Maro Taxi na walang pasayro. Oh, may mga pasayro. Kaya nagkape muna ako dito sa 7-Eleven. Broad coffee, siyempre. Saka Mr. Donut. 2 pieces. Anong oras ba? Buti naman ang gabi dito. Spot na. Wala pa nung kitang taxi ng Maro. Ayun, master taxi. Oh. Walang pasayro. Di naman yung hinahanap ko. Maro Taxi hanap ko. Kasi nga, kailangan ng referral ko. Ang init kaya. Ito experimental lang ito guys, huwag niyong gayahin guys. Huwag niyong gayahin pag apply ko. Experimental lang ito. Para just in case kung makatanggap man ako, eh, at least kita pa ako, mayroon pa ako trabaho, di ba? Huwag niyong gayahin ito guys ha. Kasi dun sa unang vlog ko, nilakad ko talaga mula sa Davao hanggang dito sa kanto. Dito sa kanto na ito. Malayo guys, 1.5 hours ang lakad ko. On the record yun. Pero ito eh, experimental lang ha, huwag nyo gayahin. Kasi baka mamaya bigla kayo matumba. In-experimental ko yung pag-apply ng taxi na walang palakasan. Dito sa Maro Taxi, kailangan may mag-recommend na. So, ginawa ko ito. So, gusto lang guys na karoon nga ng ano, pagkakataon na mag-apply ng taxi para malaman ko kung anong buhay ng taxi. So, ito nga. Just only for record, ako'y nag-standby na dito. Isang oras na, wala pa ako nakitang taxi na tumaan dito na walang laman. At pag-isabay ako, punta sa drive. Tanongin ko kung anong pangalan niya para kunin ko repair. Ito na guys. Mayroon pa mga daanan isang taxi doon sa may gasolinahan. Daanan ko rin yun, applyan ko rin yun. Just in case, no hard feeling. Kasi nga, senior lang tayo. Wala tayong magawa, talagang ganyan. May mga ibang kumpanya, hindi na tumatanggap ng more than 60. Ang 60 lang, karamihan dito 60. So, kanya-kanyang age limit ang mga taxi ng pag-drive. Depende pa yan sa kakayaan mo mag-drive. Kasi tatanungin ka kung saan ka nag-drive. Hindi po, Middle East, saka dito. Saka sa Manila. So, yun guys. Hanggang ngayon, wala pa kong nakita. Best taxi naman yan, ba? Maganda si Roplay niyo. Best taxi. Yun naman, sinaktin ko kaninang jeep, nag-offer sa akin, mayroon daw sa isang unit. Jeep naman, maaagaw ang linya.
kinikinto sa akin eh. Tinatamba ng rosa magpaniho. Gusto nyo mag-taxi. Mag-taxi rin. Dami kasi yung nagbabaan ngayon. Driver ng jeep at saka tricycle, apply sila ng taxi. Kasi nga, beer. Malakas daw ang mga taxi. So, kaya mo na ako guys. Kasi nagutom na ilong ko. Hello guys! Sa wakas guys, may nakakilala akong driver ng Maro Taxi. Hindi rin nasayang yung paghihintay ko dun sa kanto ng 7-Eleven. Si Mr. Chito Gonzaga. So thank you Mr. Chito sir sa yung pagtiwala sa akin at gagawin kitang referral doon sa aking pag-apply bukas. Ang sabi niya sa akin eh, ready daw ako bukas, baka bukas din umpisa na ako mag-drive ng taxi. So i-ready ko ngayong gabi yung aking mga clearances, yung aking mga documents para bukas. Check ko lang ngayon guys habang maaga pa, para kung wala kulang ako, papasirox mo lang dito sa terminal. So yun guys, pasalamat ko sa maghapon na ito. May nakikita akong driver ng Maro Company Taxi na gagawin kong referral bukas pag submit ko doon. So abangan nyo ako guys bukas ha, unang araw ko sa pagre-report doon sa Maro Taxi at nawa makapag-umisa na ako magtrabaho as a taxi driver guys na pang-araw. Kasi dahil di ko na kaya magpanggabi dahil nga masama sa aking kalusugan. Dahil nga sige ko kalipong. Nahihilo ako. So, yun nga guys. At saka normal naman ang aking blood pressure na. Aking timbang. Pataas ang pataas. Noong isang araw, 73. Kapon. Ngayon, 74. Sana nga, ma-maintain ko yung dati kong timbang na 68 kg. At ang aking blood pressure 120/80 kanyan. So depende yun lalo pag mainit at saka kung pagod pa-plug free. Ang inaangatan ko lang doon pag nahilo yung natumba ako na wala akong matukuran, wala mahawakan at siguradong delikado para sa akin. Yung pala ang tinatawag na heat stroke pag tangalin tapat or mainit nga, so kailangan sisilong ako. So yun guys, nagpasalamat ko sa araw na ito na nagkaroon ng isang mabait na driver ng Maro Taxi na nag-unlock ako siya na siya gagamitin kong referral para ako yung matanggap doon sa Maro Taxi nga. Kasi ito ang requirements. At least mayroon akong kakilalang isang taxi driver. So guys, yun lang guys. At ito nga, uwi na ako sa bayat. Malapit ako dito sa aking tirahan. Nagpasalamat ako. Ultimo mong mayari ng aking tinirahan guys. Yung mayari ng boarding house. Silang mag-asawa, pamilya, maghanap din silang papasukan ko. Kasi ayaw nila na umalis ako doon sa kailang bahay nga. Kasi nga, siyempre pag wala na akong trabaho eh, baka doon ako pupunta sa kamag-anak ko sa Maragusan. Nag-chat pala sa akin yung pamangkin ko. Anak nung pinsang kong buo na pinuntahan ko sa Maragusan, kung natandaan nyo guys, yung more than 35 years kami hindi nakita. Yun, nag-chat-chat, kumusta daw, in-apply mong taxi. Sabi ko, anak, hindi ako natanggap dahil karamihan dito ng taxi company. Kinukuha nila below 60 years old. Pressing ko man itong aking Christmas. Last week, nakarating ako, inanapan nga akong referral. Nag-abangal ako doon sa kanto ng mga taxi na galing sa garahe at saking pa-uwi. Nabangal ko yung mga driver kung nakiusap ako na kung pwede ko silang gawing referral. Tama-tama, may pumarada nga doon sa tapat ng 7-Eleven at pumayag naman. Hindi ako hindi siya nagdalawang isip. Pinito ko lang sa kanya na nangailangan ko ng trabaho at nahirapan ako maghanap dahil lang sa edad ko. Thank you Chito. Salamat sa iyong pagtanggap na ako'y gawin kitang referral. Tapos basta advice lang sa akin, pag natanggap na ako taxi, sundin ko yung mga kung ano yung mga ituturo daw bukas. Pag natanggap ako bukas, tuturuan ako, i-debriefing ako kung ano yung mga binibriefing ng may-ari ay susundin ko daw. Asimbe, yung mga sa traffic rules and regulation dito sa Davao City. Gusto ko pala guys magpasalamat siyempre number one kay Allah, kasi nga siya ang nagbibigay sa akin ng
pagkakataon na ito upang ako'y mag-iba ng trabaho. So, ito guys, ang aking vlog ay tungkol sa aking sarili guys, kung paano ko nabuhay dito sa Mindanao. At kung lagi kayong magsusubaybay sa akin, parang tulong niya sa akin. Kasi yung kinikita ko dito, dagdag din sa pang-araw-araw kong mga gastusin. Kasi wala naman ko ibang masahan, kundi kayo-kayo lang. Nahiyan akong manghingi sa aking mga anak kasi nga may mga kanya-kanyang variety sila. So, pwede pa naman ako magtrabaho. Kaya ito, magtrabaho ako guys, as a driver o taxi driver dito sa Mindanao guys. So, salamat pala sa aking pamangkin doon sa Maragusan. Yung nag-chat sa akin, nagtatanong kung naranggap na ako kung saan ako. Kung dito pa rin ako sa Davao City, naghanap ng trabaho. Kasi marami naman akong option guys. Kung sakasakali, kaya lang, talagang mapalayo na ako sa city. At kayo unang makakaalam guys. So, salamat guys sa inyong pagsusubaybay sa akin channel. Itong True to Life Story na nangyari sa buhay ko dito sa Mindanao. Salamat sa inyong panonood guys. Yan mo lang vlog ko sa kanal ito. Nanas yan na mag-react at share naman sa akin channel. John Khaled Cadena. Bye-bye! Our love is a light, somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.